Hi guys, welcome to Team Joseph's Brand. Please subscribe and don't forget to hit the bell button. Hello guys, nandito naman tayo ulit. Actually may gusto lang ako i-share sa inyo. Siyempre kapag masaya tayo at the same time meron tayong na-achieve sa ating buhay, siyempre kasama kayo doon. Kasama yung mga followers at the same time subscribers ko. So eto nga pala, i-share ko lang sa inyo yung aming dream house. Actually nabili namin to July pa, pero siyempre hindi muna namin pinost at hindi pa muna namin sinishare kasi nga hindi pa naman namin natitira. At the same time, hindi pa namin napapaayos. Pero isishare na namin sa inyo ngayon kasi nga magiging part na rin kayo nung aming dream house. Kasi nga makikita nyo madalas sa vlog itong mga to. At the same time, syempre gusto ko rin ishare yung blessing na nakukuha namin. So ito siya. So ito yung itsura ng aming subdivision. Yan. So ito yung palmera, pero ito yung binili ko yung susunod, ito. Yan. Etong lady. Yan. So ito yung aming nabiling house. Actually with parking siya. So provision siya for 2 bedrooms. Target 42 square meter yung kanyang floor area, 48 square meter yung lot area. Pero hindi naman ano siya, hindi naman siya ganun kalaki yan. Siyempre maliit na pamilya lang naman, meron akong dalawang anak. Siyempre apat lang kami titira. So eto lang po muna. So bisitahin natin. Isa sa mga dahilan kung bakit ko binili to, siyempre related pa rin sa ating mga kinocontent. Siyempre isa yung number one, isa doon yung tinatawag nating negosyo. So bakit ba napabili kami bigla? So una sa nakita ko kasi, nakita namin ni Mrs. Pares kami sumang-ayon na napakaganda ng location. Siguro marami mag-area kasi bakit yan yung kinuha nyo, kasi bakit yung location niya ay hindi ano, 'di ba? Ito yung purpose kung bakit ito yung binili namin. Kung nakikita niyo araw yan. Yan na. Kung napapansin niyo nasa gitna siya o hindi tawag nating tumbok. Yung iba ang tawag yan tumbok eh. Nakatumbok yung aming bahay. So, bakit? Kasi business kaagad yung naisip ko, negosyo. So dahil tapat siya ng kalsada, nakatumpok sa kalsada, any business na pwede kong itayo dyan sa harap namin ay palagay ko ipapatok, especially sa subdivision na to. So yan yung aming bahay, yung tumbok na to. Yan, yan tumbok na yan. So yan, yan pinakagitna na yan guys. So bakit yan ang pinili ko? Kasi nga para kang ano, para kang nasa gitna ng crowd, 'di ba? Kitang-kita ka ng lahat. Okay. Masaya kami kasi kahit paano, even though may bahay naman kami rito sa Manila, pero siyempre iba pa rin kapag meron kang titirahan, lalo na sa province na medyo malayo sa pollution, at the same time yung sobrang dami ng tao. At the same time sa Metro Manila kasi medyo ano eh, mahigpit ang restriction. So yan siya, nung binili namin. So tuwang-tuwa syempre si Mrs. number 1. Hawak niya yung susi. So isa to sa mga in-invest namin. Kasi nga, yun nga, unang-una pandemic, napakahirap ng buhay lalo na pag nasa Metro Manila ka. Kasi hindi ka makalabas, at least dito makalanghap ka man lang sana ng sariwang hangin. At the same time, isa sa mga dahilan pa ay napakaganda ng location ng lugar na to. Para sa akin ah, ito kasi yung nakita naming magandang location para sa mga anak namin. At least kahit paano makalabas man lang, makapag-bike or what, kasi konti lang yung tao. Yan. So isa sa mga dahilan yon. Kasi naawa rin kami sa mga anak namin kasi lagi nasa loob ng bahay dahil nga naman laging lockdown, ganito, ganyan. So this time pwede na silang lumabas kahit paano, dyan lang, kahit dito lang sa bakuran. So ito yung kanyang floor area. Tulad ng sinabi ko kanina, 48 square meter yung kanyang lot area. So ito yung loob. Iha-house tour natin habang hindi nyo pa nakikita yung improvement. Pero every time na magkakaroon ng improvement guys, ito iha-house tour ko kayo. Or at the same time i-update ko kayo sa aming munting tahanan syempre. Syempre kahit sino bang hindi nangarap na magkaroon ng sariling bahay, di ba? So even though may sarili naman kami bahay, pero syempre iba pa rin kapag meron kang katulad nito na napakaganda nung location. Isa sa mga dahilan kung bakit namin ito kinuha ay kasi nga tagyan,
unang-una tumbok o yung talaga maganda pagdating sa business kasi nga nakatapat siya sa kalsada at sa yung kitang-kita yung bahay. Pangalawa, walang katalikuran to guys. So, ito yung CR niya. Mamaya papakita ko sa inyo yung area niya sa likod. Kaya namin nagustuhan. Yan. So, ito sa napakaliit lang. 42 square meter yung kanyang floor area. Then, yung lot area is 48. So, yan siya guys. Kung titignan sa bintana, kita ko hanggang doon sa may gate. So, napaka ganda ng aming location kasi nga pag nagtayo ka ng negosyo talaga kahit ano, kitang kita ka ng lahat. Ito yung second floor, provision shop for 2 bedrooms. Siyempre, napaka late lang naman ng aming pamilya. Siyempre, meron akong dalawang anak tulad sinabi ko kanina. At kaming dalawang mag-asawa. So, yan. Medyo parang ang plano ko rito, palalagyan ko ng bintana niya sa likod kasi medyo kulob. Isa lang yung bintana niya eh. So, kung magkakaroon ako ng dalawang kwarto, yan. So, kung papansin nyo, medyo bare type pa siya kasi walang kisame. At hindi pa nakatayos yung sahig. Even doon nakatayos naman na yung CR. Pero yung sahig sa taas at sa baba, eh hindi pa nalalagyan. At the same time, wala pa. Ito nga pala guys, yung dahilan. Isa pa sa mga dahilan. Pangalawa, maliban sa magandang sa negosyo, pangalawa, ito. Yung nagustuhan ko rito, malapit siya sa dagat guys. Walking distance mula sa bahay. So, kung gusto mong mag-relax, gusto mong mag-unwind, makarinig ng alon ng dagat, di ba? So, pwede kang umupo rito at mag-relax, di ba? Mag-muni-muni, di ba? At the same time, mag-tampisaw, tulad na ito. Yan. Hindi ganun kaganda, hindi ganun ka-pine yung kanyang sand, hindi malaburakay, di ba? Pero iba pa rin yung pakiramdam at the same time, iba pa rin yung feeling na nasa tabing dagat ka, syempre. So, ito siya, yung aming kapitbahay na dagat. Isa yan sa dahilan kung bakit namin kinuha to. Kasi nga, nagustuhan ko siya kasi malapit sa dagat. Pwede magtampisaw kahit yung mga bata, sama mo dyan. Diba? Malinis naman at the same time, maganda yung dagat. Diba? Hindi nga lang pang resort o hindi yung mala resort o mala Boracay na ina-expect nyo. Pero pwede na siya. At the same time, isa pa to. Yan, yung tinatawag nating sunset. Even sunrise, pwede mong makita, di ba? So, gustong-gusto ko rito pag hapon. Kaya pag binibisita ko to, every time na bago ko umuwi, pinupuntahan ko muna to para makita yung sunset. Sunset ng Manila Bay, nandito rin sa amin yan. So, kitang-kita rin sa amin yan. Ganyan kaganda yung dagat dito. So, isa yan sa dahilan kung bakit makapag-relax man lang. Yan. Hindi ganun kalinis, pero pwede na, di ba? Ang importante, meron kang mapupuntahan kapag medyo toxic yung nasa paligid mo. Yan, sunset, di ba? Advantage yan, lalo na kapag ikaw ay nasa tabing dagat at malapit ang bahay mo sa tabing dagat. Yan, yung mga naliligo naman ng mga bata. Yan o. Location, di ko na sasabihin. Alamin nyo na lang, basta malapit lang sa Metro Manila. Alam nyo naman siguro kung ano yung mga malalapit sa Manila na may dagat. So, yan siya. Ito pa. Nga pala, meron na pong improvement kasi tulad na sinabi ko, July pa namin to katapos na nabili. Pero, hindi ko pa muna isi-share ngayon kasi gusto ko paunti-unti, at least habang ginagawa. Diba? Kung may mga improvement, i-a-add ko na lang or i-a-update ko na lang kayo sa mga improvement na mangyayari. So, ito na siya sa ngayon. Pero hindi pa rin tapos, syempre. Inuunti-unti lang namin. Syempre, hindi naman ganun kalaki yung budget. So, pinagkakasya lang namin kung ano pang meron pa kami. Pero, pwede na siyang tiran. Di ba? So, yun yung contractor namin. Yung bahay namin ay malapit na rin naman. May improvement na rin naman. Kahit o paano. Pero, syempre, tulad sinabi ko, magpa-ano muna kami. Ma-excite muna kayo. Hindi ko muna kayo ituturo sa loob. Kasi ginagawa pa nga. So, yung ibang part o yung ibang improvement o yung ibang development sa bahay na to ay sa susunod na video ko na lang isi-share sa inyo. So, hanggang dun muna guys. Maraming salamat. So, sana masaya kayo. At the same time, syempre kami, masaya kami sa aming na-achieve kahit pa paano. Hindi man ganun kalakihan at hindi man ganun kaganda,
Pero malaking improvement para sa amin to. So yun lamang guys, maraming salamat. Siyempre huwag nyo kakalimutan yung ating channel para kahit paano ganahan din naman tayo na mag-upload ng mga videos na gusto nyo rin naman. So huwag kalimutan i-like, share, subscribe, at the same time huwag kalimutan i-hit ang notification bell para every time na mag-upload ako ng negosyo or supplier, bodega na makakatulong sa inyo ay ma-update kayo. Yun lamang, maraming maraming salamat. Yeah.